Isinailalim sa state of calamity ang Iligan City dahil sa dengue. Tuloy rin ang pagtaas ng kaso ng sakit sa buong bansa. Sa kabila niyan, pinagtibay ng Department of Health ang desisyon ng Food and Drug Administration na bawiin ang Certificate of Product Registration ng Dengvaxia vaccine. Umaaksyon si Justin Punsalang. Naglagay na ng Dengue Emergency Unit ang Red Cross sa labas ng Don Gregorio Luch Memorial Hospital sa Iligan City dahil sa siksikan na sa Dengue Ward. Ginawa na ring Dengue Extension Ward ang kwarto para sa mga senior citizens. Pero maging dito, dalawa hanggang tatlong pasyente ang naghahati sa isang kama. Ayon sa kanya, mahirap ang sitwasyon pero wala naman silang ibang mapuntahan dahil siksikan din sa kalapit na ospital. Sa datos ng Iligan City Health Office, pumalo na sa higit 1,000 ang kaso habang 15 na ang nasawi sa dengue. Kaya naman, nagdeklara na ng state of calamity ang lungsod. Sa buong bansa naman, 180,000 na ang mga dengue cases. 800 sa mga pasyente ang nasawi. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng kaso, pinagtibay ng Department of Health ang desisyon ng Food and Drug Administration na bawiin ang Certificate of Product Registration ng Dengvaxia vaccine. Kulang daw kasi ang isumiteng dokumento ng manufacturer nitong Sanofi Pasteur. May kasama ang sunob, naka-fold. Bubuksan mo yon, nakalagay, you cannot take this medicine when you're pregnant. You cannot take this medicine alongside other medicines as enumerated. May mga ganon na dapat inilalagay based on their submission of the risk management plan. Kung may mga adverse events, you monitor. Bagamat hindi sumasang-ayon ng Sanofi Pasteur sa desisyon, ikinatuwa nila ang pahayag ng DOH na hindi issue ang kaligtasan ng Dengvaxia. Handa rin silang pag-aralan ang posibleng remedyo. Nilinaw naman ng DOH na maaaring magsumite ng bagong application ang Sanofi Pasteur. Bukas din sila sa ibang kumpanya. If there are other up-and-coming vaccine against dengue, whatever is the company, they just have to go through the process and ensure compliance with pertinent FDA laws, rules, and regulations. Umaaksyon, Justine Punsalang, News 5.